pag-usapan po natin, kaibigan. Ito, ang daming may ganitong problema kasama ako. Makabag ang tiyan, mahangin ang tiyan, masakit ang tiyan, paikot-ikot, bloated, malaki ang tiyan, di ba tayo masyado malakas kumain. So, magtuturo tayo ano ang dahilan nito, ano mga home remedies na magagawa natin sa bahay. Gas and bloating po tawag dyan. Ang tawag din dyan, flatulence. Ang flatulence, yung utot ng utot. Siyempre, pag makabag ang tiyan mo yan, utot siya ng utot. Okay, so bakit utot ng utot? Maraming dahilan. Ito yung mga kaya natin baguhin. Baka lagi ka nag-chewing gum, malakas manigarilyo, ayun, may sira ang ipin, may postiso, pwede rin. Ito, mabilis kumain. Mabilis kumain at sobra sa soft drinks. Kung mabilis ka kasi kumain, yung bilis mo kumain, hindi pa natutunaw eh. Hindi nadudurog maigi. Kaya pagpasok ng buo-buo na kinain nyo, nahihirapan ang tiyan. Siyempre, yung tiyan, mas gusto niya yung durug na, yung lugaw, durug na, di ba? Mas kalmado siya. Tapos, ang dami mong kinain buo-buo, hindi mo nanguya. Tapos, ang bilis pa ng bagsak sa tiyan, hindi niya kaya. Mahihirapan siya. Kaya panahirapan siya, magiging gassy, masakit ang tiyan, di po maganda. Kaya dahan-dahan at ngunguyain. Isa pa, soft drinks. Pwede naman mag-soft drinks kung gusto niyo, kung wala naman kayong diabetes. Pero ayaw nga natin masyado soft drinks para hindi tumaba. Soft drinks kasi po may bula, di ba? Carbonated drinks. Yung bumubula, pag inalog mo yan, di ba? Masarap, di ba? Refreshing. Yung bula, hangin yan eh. So yung hangin na yan, pag ininom mo yung maraming soft drinks, kakabagin. Dighay o utot, ganun mangyayari. Meron ding kabag at mahangin na may ibang dahilan. Pakita natin, Doc Lisa. Pwedeng constipated ka. Pwedeng nagtatai. Yan, nangyari ito sa akin. Nag-LBM ako. Naku, ang daming kabag. Grabe. Pwede rin may lactose intolerance. Yung pag uminom ng gatas, kumain ng pagkain o cake na may gatas, nagtatai. After mga 4 hours to 8 hours, meron din ako lactose intolerance pag tumatanda. Irritable bowel syndrome. Tinatopic ko ito. Laging makuluan tiyan. Yung may GERD, pwede rin makabag. Yung may ulcer. Yung mga diabetes kasi bumabagal lang tiyan nila eh. Bumabagal ang galaw kaya makabag din. Eating disorder, yung mali nga mga kinakain, mabilis. Tapos meron pa mga ibang inflammatory na sakit. Alam niyo, bilang internist at cardiologist, 3 years din ako ng internal medicine. Yan ay inaaral namin lahat ng organo ng katawan pati yung tiyan. Sabi nga ng consultant ko sa gastroenterology, the abdomen is a temple of surprises. Pag sumakit ang tiyan, medyo bilang doktor, internist, matakot ka na kasi hindi mo alam ano makikita mo eh. Hindi mo alam eh. Diba? Baka may seryoso, may hindi seryoso. Kaya yung iba, pag inooperan, masya-shock na lang. Ay, ito pala yung dahilan. Pero yung mga kabag-kabag, hindi naman tayo dapat matakot. Kaya tinuturuan natin ang home remedies na makukuha dito. Ano ang difference ng IBS tsaka kabag lang? IBS, ito yung problema ko. Ang IBS, stress-related to eh. Yung IBS, sobrang sakit ang tiyan, paikot-ikot, iba't ibang, ganyan po. Nag-i-spasm. Focus mo, Doc Lisa. Nag-i-spasm yung colon, parang humihilab eh. Kaya napakasakit, stress. Mas malala to. Pag gas-related, kung kabag lang, baka may kinain ka na kakabag, mabilis kumain, nasobrahan ng mga beans at mga broccoli, constipated ka, kaya ayaw lumabas yung dumi, paikot-ikot yung hangin, tapos utot ka ng utot. Yan. Ang pag-utot ba ng utot, masama ba kung mabaho? Actually, hindi naman masama kung mabaho ang utot. Depende sa kinain mo yun eh. Paano natin babawasan yung pagkabag sa natural remedy natin, ha? So, una-una, healthy ang fiber. Mamaya tuturo ko sa inyo. Healthy ang gulay. Pero wag lang sobra agad-agad. Pag binigla mo kasi yung fiber, makabag din. Sigarilyo, kung pwede daw, wag mag-straw. Kasi pag nag-straw, medyo nalulunok mo yung hangin din eh. Wag hihiga agad tapos kumain. Lakad-lakad para lumabas yung kabag. Soft drinks, bawasan, basta carbonated. Maraming tubig. Gusto ko nga medyo maligam-gam o mainit na tubig. Mas maganda sa tiyan. Mas exercise para gumalaw-galawan tiyan, hindi maipon ng hangin. At dahan-dahan ng pagkain.
Carbohydrates, huwag din masyado matatamis. Yung mga ganitong fast food kasi parang hindi rin ganun kaganda sa tiyan. At isa pa, huwag yung salita ng salita. Diba? Okay naman magkwentuhan, pero kung kain, kwento, nalulunok mo yung hangin eh. Pag naswallow mo yung hangin, eh, makabag din. Diba? Kaya pagkain, kain. Pag chismis, chismis. Lalo na kung may kabag kayo. Ito, gas. Pwede mo iutot, pwede mo idumi, pwede ang hot water, hot tea, pwede lagyan ng ano, hot bag, mainit, nakakalma din, para hindi masakit, hinga malalim. Meron ding mga tableta para sa kabag, pero para sa akin personally, kung malala na yung kabag nyo paulit-ulit, sige, konsulta kayo sa doktor, baka bigyan kayo para sa kabag. Pero sa akin, mas gusto ko itong mga diet changes at merong mga exercise at position, baka makuha na dun eh, kaysa tableta agad tayo. Gas-promoting foods, tingnan nyo yung diet nyo. Kung sobra kayo sa beans, healthy kasi ito eh. Actually, ang healthy diet, nakakakabag talaga eh. Pero okay lang konting kabag kung healthy naman eh. So, konting bawas lang. Okay, sa broccoli, konting bawas lang. Kung meron kayong lactose intolerance, like ako, may lactose intolerance, iwas ako sa mga gatas. Sa prutas, depende. May nagsasabi na yung apple and pear parang mas makabag. Depende sa iyo. Kung sa inyo mas makabag to, ditigil. Pero kung hindi naman, okay lang naman. Yung mga artificial sweeteners, yung pampatamis, nakakakabag din siya. Ito pa yung mga bawal. Ulitin ko ha. Sobra daming beer. Kasama ang beer. Beer, so basta carbonated, yung bumubula. Chewing gum, sigarilyo. Ito ang gagawin natin. Okay? Exercise palagi. Mas gumagalaw ang katawan, mas gumagalaw bituka, mas napapas mo yung hangin, mas maganda. Hindi naiipon, hindi naiimbak yung dumi, hindi naiimbak yung hangin. Dahan-dahan na pagkain, tulad na turo ko sa'yo. Pagkakain, pwedeng pa konti-konti para hindi mabigla ang tiyan. Ano, dahan-dahan. Tapos, kukonsulta sa doktor pag tuloy-tuloy ang sintomas. Pagdating sa carbohydrates, pwede naman, simple carbohydrates, yan, oh. Potatoes, rice, saging, lettuce, citrus fruits, imbis na gatas, pwede yogurt. Ito medyo healthy ito. Pwede rin ang probiotics, pero mga probiotics eh. Depende po sa inyo, tingnan nyo kung saan kayo nakakabag. Pero karamihan, mabilis kumain. Ang fiber, healthy. Gusto natin kumain ng mataas na fiber, pero ang tip, huwag bibiglain. Minsan dati nag-brown rice kami eh, nag-LBM din ako eh. So, kung magba-brown rice ka, konti-konti, white rice, konting brown rice, hanggang masanay yung tiyan mo sa fiber. Kasi fiber nga, maganda nga ito, pampababa ng cholesterol, healthy. Kaya lang pag binigla mo lang, makabag. Okay, ito mga whole wheat bread, oatmeal, gulay, healthy yan, high fiber, vegetables, di ba? Pero unti-unti ang pag-introduce kung may kabag kayo. Foods for bloating, ito po, nakwento ko sa inyo. Yan, kanin, saging. Ito po, ang mga home remedies natin, exercise, may tulong, galaw-galaw. At ituturo ko yung mga stretch at position na pangtanggal ng kabag. Ginawa ko to nung nag-LBM ako. Maganda po to yan. Pag inipit mo ng 10 seconds, magagalaw ang diyan. Ang purpose po kasi talaga ganito. Let's say, hirap na hirap kayo sa kabag, di ba? Like, meron ako inaalagaan, bedridden, hindi makadumi, di ba? Yung mga stroke, hindi makadumi. Kasi nga, hindi gumagalaw ang bituka eh. Ba't hindi gumagalaw? Lagi lang kasi nakahiga. Baka may hangin-hangin dito. Kaya ang ginawa ko, kabag muna tayo. Pag kabag, higa muna flat. Tapos, humiga ako side. Higa kayo side. Mga 5-10 minutes. Pag galaw-galawin mo lang yung hangin. Hangin kasi akit babayan eh. Tapos mamaya, pag higa mo sa kaliwa, higa ka sa kanan. Mga 5 minutes lang. Tapos pwede ka dapa. Dapa, gawin mo. Dapa ka sa kama. Tapos gawin mo tong crunch. Maganda tong crunch ito. Ipit mo. Ipit mo yung tiyan. Ano? Ipit mo mga 10 seconds. Pwedeng one leg, pwedeng two legs. Diba? Meron pa mga ibang position. May mga dapa, may ikot. Basta ikot ka lang na ikot. Pag ikot ka na ikot, tapos pwede kang dapa, ang mangyayari dyan, after, ito maganda tong pose na to. Pakita mo daw, Lisa. Yan, pwede rin yan. Cat and camel yan eh. Labas yung likod,
pinapakuba, pinapababa, tapos nilalabas yung sapwet. Ano yan, ganun-ganun yung likod. So, ginagalaw mo yung tiyan mo, mamaya magugulat ka nung ginawa ko to nung nag-LBM ako noon, daming hangin lalabas. Kasi ginalaw mo na yung tiyan mo eh. Yung hangin, umandar ng umandar yung hangin, kaliwa, kanan. So, galaw siya ng galaw. Yung peristalsis, pag galaw, lalabas. Very comfortable. Liliit ang tiyan mo, di ba? Tanggal bilbil. So, yan. Yan ang gusto natin. Huwag din masyado masikip yung pantalon para hindi siya maipit, hindi kayo mahirapan. Pwede rin tong position, tandaan nyo, gitna, side, side, pwedeng dapa. Basta galaw lang ng galaw. Pag ginagawa nyo to, pwede rin yan sa constipated para dumumi kayo. At bukod dito, bukod sa ikot-ikot, pwede rin itong mga massage. Pakita mo, Doc Lisa. Parang minamasahe lang yung tiyan eh. Pag masahe sa tiyan, ano lang po, ganito ang ganito. Tuturo ko sa inyo. Ganito lang ang ano, blunt lang, blunt. Ito ang tiyan, blunt lang. Ha? Wag patulis. Wag patulis, ha? Di mo masabi, mamaya may aneurysm dyan. Pag patulis, pumutok. Eh. May mga ganun. Kaya kami mga doktor, pag nagpe-press, ganito lang. Swabe lang. Swabe lang. Ganyan lang. Tapos ito, pag minamassage, pag sanay ka, ikot-ikot lang. Yan, ikot-ikotin yung satyan. Okay? Ikot-ikot. Misang ginaganon-ganon satyan. Ikot-ikot. Lalo na sa mga bedridden. Ikot-ikot. Kaliwa. Gitna. Kanan. Paggalawin na paggalawin ng tiyan, labas ang kabag, labas ang dumi. Sobrang relax. Feeling clean, di ba? Paano kung buntis? Buntis, ganun din, Doc Lisa. Ito, buntis siya. So, wear loose clothing. Ito, ganun pa rin. Iwas stress. Dahan-dahan sa fiber. Exercise. Inom ng maligamgam na tubig. Napakaganda. Okay? Kailan pupunta sa doktor? Yan. Siyempre, lahat ng bagay, pag may danger sign, siyempre, pag dumumi, may dugo, o ibang usapan na yon. Pag sobrang tagal, 2 linggo na, kabag pa rin, di ba? Tingnan nyo, kung sobrang sakit, iba na yon. Kung namamayat, ayaw natin namamayat, baka may nakatagong bukol dyan. Pag may lagnat, nagsusuka, ibang usapan na yon. So, kung wala naman kayong danger signs, tingnan nyo yung pagkain nyo, adjust nyo itong mga position, basta galaw-galaw lagi. Kung anong exercise gusto nyo para mas gumana ang tiyan. Exercise na pangaganda. Gagalaw ang tiyan, gagalaw ang utak, tatalino. Maganda sa puso, maganda sa baga. So habang kaya pa natin, galaw-galaw para hindi pumana. God bless pa.